Mabiyayang araw sa inyo mga katribyo. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Ngayon pong araw na ito mga katribyo po yung magbabaon po tayo ng ating tubo para po doon sa mga ka-farmers natin na walang po patubig. Ito yung isang mahalagang bagay na kailangan po sa kalamansiyan. Magkaroon kayo ng source of water. Kaya yun po yung ating pagbabaon ng tubo ay mahalaga yan kung wala tayong irrigation o wala tayong pagkukunan sa ilog. Ayan, ito po yung ating mga kaibigan na sila po yung tagapagbaon. Ayan, yung sineset lang po yung lugar kung saan po yung ibabaon yung ating tubo. Naplag na naman si kuya. Maraming order sa kanya kaya malalayo. Malalayong lugar nga lang yung ating mga kuya kaya. Maganda eh. Yeah, di masyado. Pagkakasya pas na sarili. Marahin na toka sa kanya, malalayo yung, kaya lang malalayo. May Pangasinan, meron sa Isabela. Mamaya, pabayaan tayo. Pagkakasya. Yeah, yun yung mga gamit-gamit nila para pambutas. Pampabaon. Yan, i-ready lang po nila mga ka-farmers po yung gamit nila. At yung tubo na nabili eh manipis yung binigay kasi doon ng hardware manipis na binibigay eh, yung usapan nila ay yung makapal kaya babalik po sila ngayon sila tatay doon sa pinagbilan po nung tubo para maikabit doon dito kasi sa aming mga katribya dalawang tubo lang naman nakakaroon na ng tubig pagka medyo sumobra doon dalawat kalahate halos hanggang doon na pagka lumagpas pa ng tatlo abutin pa ng pitong tubo na kaya pagka sa dalawang tubo ay walang nakuha ang tubig lilipat ulit ng panibago para doon sa panibagong butas uli. Isa na po tayo mga katulad po no, pagbabao po ng ating mga kaibigan dito ang tubo ibutasin muna po na nila yung lupa para maging maganda po yung kanilang labanan. Silang lubid para po sa triangle so tagabutas kaya sa mga papabaw ng tubig kailangan nito pero imbaka ng tubig mga tatlong ganito tak.
shoutout natin si Lolo. 80 years old na. Pero kasama siya dito sa nagbabaw ng tubo. Kaya malakas pa si Lolo. Sila po yung mga taga San Carlos. Apyaw. Yan yung mga nagbabaw dito. Marami na po silang naibaw tubo rito para po mabuhay ang kalamansi. Mahalaga po kasi meron pong ganitong tubo. Lalo na kung wala kayong irrigation, wala kayo sa tabi ng ilog, ito ang solusyon na ating ginagawa. Deep well, magpapapaon ng tubo para sa patubig. Pagka natutuyo na siya, kukuha po rito ng tubig. Na mamaya iikipukan po natin ito, lalagyan ng tubig. Nailuwag na po nila yung isang sukat. Ah, hindi. Tumatagas, ano? Ayaw, kaya pala pinatay, higpitan. Tumatagas yung tubig. Dudugtong kaya ng tubo. At saka magpapalit, ano? Ayun, ibig sabihin, naka-isang kuha na sila. Isang buto, isang tubo na. Ayan. Sa matcha-champohan lang nila mga katribya po yung tubig eh. Isang baon lang nila, kuha na yung kanya. Yun nga lang, pagka hindi nila na-champohan, another location uli. Ito po ang napakahalaga po sa ating farm sa Kalamansi. Itong meron tayong patubig. Meron po tayong mga kaibigan na nag-i-inquire kung paano po yung pagpapabaon nito. Kaso nga lang, may ibang mga nasa ibang lugar. Meron sa Biskaya, meron sa Pangasinan. Eh, kaso nga lang, itong mga ka-farmers natin, wala po silang sa service. Yun, dito-dito, pagdating po dito sa amin sa bayan, Kabiao, sa Nasidro, kung saan yung mga malalapit na pwede nilang marating, sila po doon nakakapagpabaon. Eh, halos araw-araw rin silang nang nagbabaon mga katribya, kaya may swerte na lang tayo at yun na nga, medyo bakante sila pero halos katatapos lang din sa mga nakaraang nagpabaon. Dito po kasi sa amin mga katribya, hindi rin po namin kami umaasa doon sa irrigation. Lalo na po ngayon mga katribya, tuyo po ang ilog, tuyo rin po ang irrigation, kaya ang solusyon po ng mga magsasaka, magpabaon ng ganitong patubig. Dahil pagka hindi po magpapabaon ng ganitong tubig, hindi po mabubuhay ang kalamansi natin. Hindi rin po mabubuhay ang palay. Kaya yun yung solusyon po na ating ginagawa para mabuhay ang mga gulay. Ayan. Nakakaisang kuha na sila. O sige, meron pa. Paandali lang natin yung kuha ulit. Dinamo naman yan. Ayan, ayan, meron silang mga nakasuportang lubid para yun, ayan, para maginhawa. Ay, taga bunot, meron taga saksak. Kailangan maayos yung pagsalaksak nila dyan para hindi po maiwan sa gitna. Mahirap po kasi kailangan nakapermis yan. Kailangan na nakasukat. Ay, may mabaw, nakaburat. Ipit yung buhangin eh. Sabihin na may buhangin na. Baka maganda-ganda tubig niya. Ayan mga katribya. Liman lang po silang gumaga pero basta tulong-tulong sila. Marami na silang nagagawang paon. Kaya meron silang apat na tagahila.
Dahil mabigat din po yung bakol na yun, mga macho yan. Kaya bata malalaki. Bilata pa pala. Available pa pala ito mga katribya. Lalo si Lolo, available pa yata si Lolo. Hindi na nakapag-asawa sa kakaposo. Sa kakaposo. Nakatutok na siya sa poso. Kaya 80 years old na si Lolo. Marami ng posong na ibaon na. Poso, deep well. Binata, ba't naman nagtatanda ang binata na mga ere? Di mo marunong maligaw. Busy-busy, may hiya eh. Baka siguro yung mga chicks ang kailangan manligaw. Ano? Kung may akong ganun sana, magkasama ni pwede na nga. Ayun na, manunod eh. Palmusal po muna kayo para dire-diretso na po yung pagbabaon. Ayan, pagpasensya na po kayo doon sa ating chicken ha. Ayan, sinigang. Kayo mahiya. Ito, puno yung ating kalderong maliit. Parang mahiya kayo eh. Eh, kaya na wala, puno. Ayan, kukuha ka ng pagkain si Bembe. Eh si tatay eh, mahinang kumain si tatay eh. Ilan taon na ba si tatay? Ah tatay, ilan taon na po kayo? 80 na siya, 80. Ah po, 80, tinan mo nga. Dahil pa ako ng makapakatawa. Ayaw mo makain yung tubig. Ah sige po, ayan yung tubig. Ito, 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 ito. Alam mo daw siya po yan, makapakatawa. Binata pa? Ah, binata po pala si tatay. Ayos yan. Kumbaga sa kawan eh, pwede pa yan, may asin pa si tatay eh. Bye bye. Kaya kayo ha. Ingat. Ayan si tatay oh, 80 years old. Mamaya i-starring ko po kayo. Ingat po. Ayan yung ate pong taga-baon po ng tubo. May anak mo ayun. Mahal na po sila. Ay kainip ka. Ay mga katribya, tayo naman po ang kakain. At nakatapos na po yung ating mga kaibigan magbabaon po ng tubo. Wala muna po sila ng pwersa yung lakas para mamaya eh talagang mahirap din po yung kanilang trabaho na pagbabaon ng tubo. Ayan, makain din po yung aking buso. No more. Ah, Bembe, okay ka lang ba? Hello ka doon. Hoy. Hello ka doon. No, hello ta, hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Okay ba, katribya? Alam mo, sarap po muna parang po tayo. Parang pusa yung boses mo. Nagluto si mother po ng sinigang na chicken. Ito yung chicken na tawag dito, yung good cal. Palalambutan muna bago kongkapan. Ang sarap na ma'am, kasi ito kasi may lasa. Yung kasi nabibili dito na 45 days, iba 35-33. Halos wala ng lasa. Tama nga malambot, di mo naman malasa ha. Mag-alusa na rin tayo dahil ako naman ang maglalagay ng tubig doon para po sa kanilang tuloy-tuloy na trabaho. Dali, alisa ulit tayo. Sama tayo kay Papa. Dali, bilalain mo na. Masarap ba? Sagot. Opo. Okay? Ngayon? Ah, yes, tara. Yun lang. Hello mo daw sila. Hello, guys. No. No? Nakasap mo ka na lang. How are you? Ay, babalik po natin mga katribya po yung tubo dahil maliit po yung thread. Ayan na mababa oh. Hindi nga na mapapasok ito. Ayun, makuwan siya. Ayun, alas wala siyang
Walang thread. Hindi ba sila nagtitread? Eh, pagka kasi mga katribyo na ito, ipapasok ang pobersa. Kaya nga ako, kailangan lang sila. Ang nagtitread nga pala niyan yung gumagawa. Sila dapat magtitread niya, factory. Kaya lang, iyan po yung local na local. Yung mababa, o. Pakita mo yung kabila, kuya, yung kabilang dulo. Walang katread siya. Ay, lalo yung kabilang dulo. Dapat rin pala itong kabila, wala. Ay, makinis niya. Ayan, oh, hindi nga papasok ito. Ayan. Eh, dapat dito malalim ito. Ayan, oh, manipis, oh. Parang may nadali pa, eh, kamahalang tubo. Ito, ay tubo na ito. Nasa 3,200 ang isa. 700 po yan, isang buwan lang ngayon. Isang dulo lang. 3,500 pa. Ito pa lang, eh. 6,500 na ang halaga. Tapos wala pang tubo. Ay, wala pang tray. Kabalik po nila doon sa kinuha na. Paggawa ng kulador para yung tubig hindi lang dun sa paghigop niya at rin yung lalabasan ng tubig. Apat natin. Ah, apat. Akasya ba yung bato? Akasya, kulang na isa. Kulang na isa, akasya, pero kulang na isa. Hindi meron pa doon. Bumigay na kuya, tantin lang. Dapatan na lang. Ah, last pa kasi. Kaya pa. Pagka wala, uling na lang. Kaya mo na kayo ito. Kaya mo na kayo ito, no? Para na pagkandiretoryasyon na. Okay, okay na po, lolo, ano eh. Okay na yung kwat. Hindi ba mabigat? Okay naman. Si lolo po, medyo may ina na rin po yung kanyang tainga. Pero okay pa rin po siya. Malakas at siya yung pangunahin ditong nagtatayo ng tubo noong araw. Yeah. Nilagyan po mga katribe po ng kulador yung ating tubo para pag natapat po doon sa pinakabalong makakatulong din po yan para hindi po matuyo yung tubig. Yan yung kulador natin. Kaya pagka magtutubo babaon ng diesel ang ganyan ang lalagyan po ng kulador. Ayan. Babaw na po talaga sila ngayon ng kona. Mm-hmm.
Ayaw pumasok. Sampok-pok pa. Yan ang mahalaga dyan ay ang ganyang kawan eh. Roscas eh. Kung doon sa trade eh, di mapasok eh. Doon si Pie po ito mga katribe, itong tubo na yan. Ditres, di 4, di 3 ano? So ayan, di 3. Kaya sa mga magbabao ng tubo, kaya ganyan ang ginagamit po ang regular. Pati sa pagbabaon ng tubo. Kayang pagkawin ko po kanatin do. Papalitan natin ko. Ayan ang pamamaraan para mapigil yan ko. Hindi siya sumama. Kailangan okay, nilang labi. Kinalola mo naman kadena ko, nilagay ko na nga. Ayan. Yeah. Para pangontra. Oh. Hindi ka pa ko. Wala siyang sunod. Ayan, gamit sa pagluluto. Ayan, gamit din pala sa pagpasok ng tubo. Ganda sa. Same day. Ganda lang kay inatnan. Madali siyang pihitin ngayon. Ngayon yung pampigil niya, kadena. Sunod pa siya. Pero yung coupling na kinuha niyo sa kanila kanina pumapasok. Ay, yung sa kanila? Yung coupling na sa kanila kinuha niyo kanina sinusukat niya. Pumapasok. Ba't sa iba ay ayaw? Hindi yun ay ayaw. Sa amin ayaw pumasok. Yung kabigyan sa akin ayaw pumasok. Ay hindi ka pumapasok. Kaya maliit rin coupling na area. Kailangan ko pala natin. Palagay yan. Oo. Oh, idaya yung coupling din. Ano yung trade room ng original na tigelo? Oo. Oh, yun o. Malaki. Oo, yan talaga dapat. Trade niya. Luma na yan. Ano, pero laki po. Eh yung trade niya yun, eh, para lang kiniskis lang ako. Ipin lang. Ipin lang. Kaburot. Oo. Pinubunot na po ito mga katribya po yung kanilang sonda para po ipalit na po ito sa laksak nitong malaking tubo. Nabutasan na po nila yan. Lumakas sa magic fruit eh. Kalag-kalag. Oh, kaya din. Yun din tubig. Okay. Yeah. Hop. Next. Tubo. Gitna-gitna tayong butas, ano?
Nandiyan yung akulador. At palalim, pailalim mo. Kaya ka ng balayo, okay nyo sila. Kaya talaga may kailangan mo talaga na may katulong at mayroong tagahila dahil mabigat yung tubo na yan. Gabi natin. Hilang ka po. Oy, pawalan yun. Ayan o, pawala na. Malalim din ah. Sige. 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 Mahirap makawala eh. Pag nakawala eh, di mo masusungkit sa ilalim. Iltitret. Matitret siya. Ano? Magaspal. Ano? Ha! Para para karera na kalaba ba? Tumatakbo ata. Okay, ako. Okay. Buwat na isang tubo. Ano ba? Tingnan. Yeah, to. Yo. 12 pie. Dati magkaroon tatay yung tubo na yun? Noon, ang nakuha namin noon, 1,000, 1-1, gano'n. Ah, noong araw? Oo, pagtawagin niya, schedule 40. Ah, ngayon eh. Ngayon, pag ang nagbabaon na ang pinakukuha namin, nakaka-discount pa ng 100. Ah, nakaka-menos kasi sinakakakuha. Nakapagawa. Kasi may mga suki silang mga kinukuha na ng tubo. Dati yung si Mariano, binibigan pa kami na. Ng discount. Mati, merienda, pagpasko, merienda. Nawala na. Marami kasi. Na. Mataas kasi eh, kakuha eh. Marami kasi mga kompetensya. Sagad na eka. Eh, kung di naman sa mga nagbabaw ng tubo, hindi mabibili yung tubo nila. Yan, yeah, yung mga nagpapabaw ng ganyan. Kung nagtulungan ko si Mariano, 20 lang yata tingnan tubo. Ah. Eh, ngayon eh. Oo. Gano'n. Sige. Nakasunggot yung tsagad. May na. Magaling pa yung loma at magaling ipihitin. Pumasok ka ah. Hindi siya pumasok eh. Ang liit kasi thread. Mahal na ito po, maliit pa thread. Tinipid pa yung paggawa ng thread niya. Salate, kayo dyan. Ini pamamaraan po noong kanilang ginato kaya yung meron kami na higpit po sa tubo. Oh, makatamaan si Lolo. Okay, baba mo lang din. Kung bunutin na ba yan? Oo, oh, nasa gabal pa yung kawayan na yan. Yo, yung mga ganda yung mga pinahan lang na ganda. Nasa gabal. Oo. Ikot. At yan eh. Kumasat kumapit dyan, nandiyan ang buhay.
Ngayon, maganda rin pala ang tulong ng mantika. Eh. Pampabulas. Malakas pala eh. Katumbas lang. Katumbas pala ng dalawa yung hatak na pala. No? Ay, gurami. Sumipa yung gurami. Pagkayan lang ba kinakit ang panipo? Nasipa pala yung gurami. Bumangga. Kita sang natin yun yung ganyan niya, sumobrang na igot eh, nagtukuran eh. Na raspa? Nagtukuran yung parang tubo, na raspa. Ah. Oh, hindi rin namin napatino. Nagkaroon din ng singaw doon. Nagkaroon din ng singaw. Mabaong-baong na siya. Galas na yun. Kung may harap kung wala yung ganun tunog. Balik, hindi na kang makuha yan. Tungkod na. Kaya pumasok yung kukuban. Yo, huwag naman pala eh. Pinagalit mo rin lang naman. Nabula po. Nabula siya ng ito siya eh. Sa bahay pala ka na lang gamo. Nangahilo ah. Okay, lang kami rin. Hindi rin na nga. Wala ka rin makakang gagapahan. Wala niya. Ayan, nakaraan yata eh, payat lang kayo ah. Tumaba ito. Ah, yun. Parang silang. Parang payat lang no. Nakita mo yung skeleton. Oo, skeleton. Ayun, nalubog na. Silang tumaba. Nahiyang eh. Si Kuya ngayon, yung parang nakatawan. Ayun, si tatay ang hindi. Si Lolo. Yung parang siya. Ayun, 80 anos eh. Eko si Lolo siguro sasakay niya, baka hindi bumaon. Ano? Nakahanger. Eh. Advantage din yung mata, mabilis bumaon. Eh. Ayos naman pala.
Para kung konti na lang yung pupukpukin. Matigas na ulo. Yan sa bakal na. Mahirap bunutin niya. Kasi yun na elbow, ibabaw ng muna yun. Ano? Ibabaw ng coupling na yun. Tataasan pa yun. Medyo mahina po ang buga ng tubig dahil meron singaw, hindi makadiretso yung tulo ng patubig natin. Ngayon ay babaguhin muna po yung istila para mas kumuha siya, kumuha ng tubig. Ganyan po kasi mga katribya, pag po may singaw po yung ating patubig, hindi po hihitit ng tubig ito. Kung humitit man siya, konti lang. Eh, pero pagka kompleto naman, at wala siyang singaw, dire-diretso ang patubig natin, mga katribya. Yan, panibagong setup ulit. Dahil kapag po mahina ang tubig dito, lilipat po natin sa iba para makakuha po tayo ng magandagandang balong. Kasi pagka mahina po ngayon, ay lalo na po sa tagtuyot, hindi na po tutulo yung tubig. Ganyan po kaya yung ating po mga nagbabaon. Nahirap din yung kanilang sitwasyon. Kaya salamat sila pagka unang tusok nila ay okay. Eh, hindi masyadong pagod sa kanilang trabaho.
edi pwede na po mga kapatid, ating patubig. Ano, dire-diretso na. Dalawang grupo kayo. Dinan din yung kuha, yung pamamain niya. Sunod-sunod yung mga nagpapabao. Ikaw ba, ayaw mo? Ayaw magmanda mo, Moses? Ah, oo. Kasi marahin ngayon natuyo irrigation. Kaya kami nalitas kami sa COVID, hindi ako ayun mga katribya, dito po sa amin pagka po ganyan pabaho ng tubig, sila yung ating kinakontak, sila po yung sukinan natin. Kaya lang sa hanggang saan ang pinakamalayo nyo narate, Kabaratuan. Ayan yung kanilang Kabaratuan. Ngayon kung halimbawa kung kayo ay libre sa sakyan, any point ba? Hindi naman. Ayun, kasi kaya pala tinatanong po si Kuya kasi meron mga gusto magpabao ng tubo, eh sasagutin nila yung tracking, yung pag-service. Kaso nga lang, ayun nga lang, ano, kasi pandemic pa. Kaya dito lang muna sila. Kabyaw, Anasidro, Lawang, Piñaranta. Kasi ngayon dito marami nagpapabao na, no? Kasi kuwan yung irrigation eh. Baka sa Tagalog ako niya, magtatlo pa kami yung ano. True grupo. Bigyan mo din kay Papa mo. Kay Lolo, kay Lolo. Ayun, katatapos lang po natin mga katribya. Ito mga ating po mga farmers. Na yun, nililinis na yung kan. Maganda naman po yung labas po ng tubig. At okay na po sa ating kalamansi. Malaking ginhawa po ngayon yan. Yung ating patubig na ginawa. Ayun, so mga katribya, sa ating po mga ka-farmers, pagka po na gusto niyo yung video na ito, comment po kayo at meron kayong katanungan, lagay niyo po sa ating comment section. Sasagutin po natin ang mga bagay po na yan. At Jai Brandati, ako po si Kibarhel Bunat. Kasama po natin ang ating mga grupo po ng tagapagpabaon ng Deepwell, si Nanay, saka si Tatay. Yeah. Salamat po sa inyong panonood at Jai Brandati. Thank you for ang ating karunungan at ang kaalaman. May katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye.